Okay, ito yung una kong aanihin. The usual lang style ng pag-ani ko, pwedeng gupitin. Kasi itong part na ito is pagsisimulan pa uli, no? Pagsisimulan pa siya uli. Ito lang naman ang ating kinukuha. Ayan, ang part na yan. Kung daladalang plastic dito. So yung iba, pagka maliliit pa, tinatabi ko muna. I-spare ko muna yan. This is also a kind of mushroom na isa sa inaani namin. Ayan, ito. Ayan siya. Bigat siya actually kung kikiluhin mo itong mga mushroom na ito eh. Buti ng kilo, no? So kung fresh, maganda kung fresh at iluto na kaagad, no? Pwede na siyang panahog. Okay, kaysa sa yung process ng pagbibilad. Pero okay din 'yon dahil kung marami ka supply, ganun mag-preserve kaysa anuhan siya ng punjay, no? Okay. Punta pa ako doon sa iba para anihin ko 'yun. Nire-research ko 'yung mushroom but still under study. Ito, meron din sa area. Kukuhanin namin. Hindi, kunin mo na yan. Yung ano. Merong ano, shrub yun. Saan pa? Dito ka, sa kan. Pumasok pa rito sa kabila, hindi dyan. Baka mo ayun, makuha ko. Hindi, bigyan ko. Yan, ayun. Yan, yan. Oops, nag-green. Ayun. Ayan, o. Puti. Mayroon din mga kumubong mushroom dito. Ito. Makaiba sila. Pero hindi inaaral pa namin kung ito. It's a wood mushroom. Malambot din, pero inaaral pa namin. Pero itong mga ito, these are really, ano, diretso to sa kitchen. Super safe pagka tumubo ang kaputi sa mga wood, sa mga puno, katulad nito. Itong inaapakan ko is big branch. Opo, natutunaw sila, oh. Sa lakas ng ulan kagabi, ayan, lumambot at natutunaw sila yung iba. Ano? Ito yung iba, oh. Ayan, yung itsura niya. It's a mushroom. Malaki yung pile, pero since sa dami ng kind of mushroom, pinag-aaralan pa namin yung iba. Ayan. Ngayon naman, aani ako ng okra. Ayan. Malaki na itong okra, oh. Pero malabot, fresh pa. The usual, mas gusto ko yung anihin yung mga ganitong size. Kasi
kasi malambot. Malambot lang itong sanga ng okra kaya dahan-dahan lang ako nag-trim. Madali silang masugat. Madali silang maputol. Nakat ko lang muna. Nag-kulang yung aking mga kamay. Maka mahigit 20 ako ngayon napag ito sa kabila meron din. Kailangan ito make sure na naaani kasi pagka hindi naaani lalaki, titigas, tapos mag-stop na yung pag-growth ng ano niya, nung ibang bunga niya. Pulutin ko lang to. Mga naputol. Meron pa rito. Itong slug, suso, oh. Yan, yan pa yung mga susunod. Yung mga susunod na sa ibang araw. Yan. Ito, may mga bulaklak pa. Oh. Yan. So, all in all, ito yung iuwi ko ngayon. Fresh na fresh. Ng garden. Okay. Ayos. Tapos na ako sa okra. Ano naman ngayon? Saluyot naman. Itong kagandahan ng saluyot habang inaanihan, ano siya, tuloy-tuloy yung kanyang pagtalbo. Suloy siya ng suloy. Meron akong plastic dito, diretso na sa plastic.
Parang talbos din ng kamote pag nag-aani. Pagandahan dito habang papasyal ako dito sa halaman, sa garden area, eh napapakinabangan ko na yung mga may tanim na vegetable. Marami pa ibang site mapuntahan ko pa yan. Isa-isahin ko yan dito. Ito pa. Ngayon naman na talbos ng kamote naman tong kukunin ko. Different site ito. Iba-ibang lugar. Pero ganun din. Pagka hindi ko inanihan yung kailangan inaanihan talaga yung mga talbos para mag-sprout pa siya. Marami pa doon sa iba. May mga part na malalaki ang dahon. Meron namang depende sa location. Tulad nito, lalaki ng dahon. Kasi sinasama ko pati yung medyo ilalim. Breakfast. Narito. Meron din kangkong. Ingat lang ako kasi baka pati yung kalabasa maanihan ko eh. Yung mga nag-sprout na yan. Pinakamaganda kung meron kayong gunting kasi at least hindi na sisira yung mga sanga kaysa yung pinipinch lang, pinukurot lang. Ito, sasama ko na itong mga hindi ko pa nakuha ang mga saluyot. Isa lang din naman ang process. Steam. Steam lang ito. Para hindi matanggal yung kanyang nutrients content. Every 2 days, 3 days, ganito. At yung ibang scenario, pupunta ng talipapa, bibili ng gulay. At least ito yung isa yung sa pwede nyo nang masave. May panahog na. Tapos meron pang na-enjoy mo pa kasi nasa loob lang ng bakura mo. At sigurado ka pa na malinis. Okay, lulutuin ko na to. Ito na yung initial.
Marami pa rin na may talelong, may kangkong, so and so. Pero ito, as initial, nag-shift na ako ng ibang gagawin ko. Tutuloy ko yung marketing process. But for the meantime, ayan yung naani namin. This is just a example of how and how much, how many. Ito yung benefit, no, ng pagga-garden. Again, hindi ako magsasawang mag-promote nito. Not only planting trees, but planting vegetables on the sides are still magandang values and activity for the day. Tusok-tusok lang. At in a while, a week or two, meron na tayong aanihin. So ito, sandali lang ito, pero malaking nutritional value sa ating mga katawan. Okay, so magandang umaga mga kapuso sa paghahalaman.